naitala sa kasaysayan ng araw na ito nang sumisid muli si Victor Vescovo sa Challenger Deep, lulan ng submersible limiting factor at kasama naman niya ang Pinay Micronesian na si Nicole Yamase. Siya ang ikatlong babae at pinakabata na nakarating sa pinakailalim ng Marianas Trench na may lalim na 35,764 feet below sea level. Ang Marianas Trench ay maituturing na pinakamalalim na dagat sa buong mundo na may lalim na mahigit 36,000 talampakan o mahigit 10,900 metro. Ito ay nasa kanluran ng Dagat Pasipiko sa bandang silangan ng Pilipinas na may distansyang 200 kilometro mula sa isla ng Marianas. Ang mga Chamorro ay ang mga unang taong nanirahan sa isla na ito. Nasasakupan ito ng Guam na binubuo ng Micronesia at ang nasabing isla ay Commonwealth ng Estados Unidos. Kung ating susukatin ang kabuoang lalim ng Marianas Trench at ihahalintulad natin sa taas ng Mount Everest na pinakamataas na bundok sa buong mundo, ang tuktok na Mount Everest ay nakalubog pa rin sa dagat ng mahigit 200 kilometro sa kabuoang lalim ng nasabing trench. Ang pinakailalim ng Marianas Trench ay may pressure na halos 16,000 PSI o 8 tonelada per square inch. Dahil sa hindi na umaabot ang liwanag ng araw, nababalot ito ng walang hanggang kadiliman. Ang temperatura naman sa ilalim ay napakalamig na may datos na 1 hanggang 4 degrees Celsius. Pero ganun pa man, mayroon pa ring mga microbial life forms na nabubuhay sa ilalim na nagpapatunay na kaya nilang mamuhay sa kabila ng malupit na kapaligiran. Isa rin sa mga dahilan kung bakit sinasaliksik nila ang pinakailalim ng Marianas Trench. Mas maraming tao na ang nakarating sa kalawakan o kahit sa tuktok ng Mount Everest. Pero iilan lamang ang mga taong nakapunta o nakasisid sa ilalim ng Marianas Trench. Taong 1960 nang unang marating ng tao ang pinakailalim ng Marianas Trench. Ito ay sila Don Walsh, US Navy oceanographer at explorer, at ang Swiss oceanographer na si Jacques Picard. Pagkatapos ng 52 taon, sinundan ito ng kilala at tanyag na direktor na si James Cameron na sumisid mag-isa. At dahil na rin sa pelikula niyang Titanic, gumawa na rin siya ng dokumento at panalaliksik. Ang ikatlo ay si Commander Victor Vescovo, isang Amerikano at retiradong Naval Intelligence Officer. Si Victor Vescovo ang pinakabatikan sa lahat. 12 beses na siyang nagpunta sa Marianas Trench gamit ang multimilyong submersible na DSV limiting factor. At napuntahan na rin niya ang 5 malalalim na dagat sa buong mundo sa kanyang 5 Deeps Expedition mula taong 2018 hanggang 2019. Ang kauna-unahang babae naman na nakasisid sa Marianas Trench ay ang Amerikanang astronaut na si Catherine D. Sullivan at kasama niya si Victor Vescovo na siyang piloto. Sinundan pa ito ng mga iba pa. March 2021, naitala sa kasaysayan ng araw na ito, sumisid muli si Victor Vescovo sa Challenger Deep, lulan ng submersible limiting factor. At kasama naman niya ang Pinay Micronesian na si Nicole Yamase. Siya ang ikatlong babae at pinakabata na nakarating sa pinakailalim ng Marianas Trench na may lalim na 35,764 feet below sea level. Tumagal ng halos 10 oras ang kanilang pagsisid mula pagbaba at 4 oras sa ikalaliman at unti-unting pagtaas hanggang sa pag-ahon. Si Nicole ay isang marine biologist student sa University of Hawaii sa Manoa at kasalukuyang nag-aaral para sa kanyang doctorate. Pinanganak at lumaki siya sa Ponte, Micronesia. At kahit nung bata pa siya, hilig na niya ang dumangoy sa dagat. Ani pa niya, ang kanyang ama ang madalas kasama niya na sumisid at mag-snorkeling sa dagat. At siya ay namamangha kapag nakakita siya ng mga corals
isda at mga halamang dagat. Kaya ganun na lang ang pagbibigay importansya niya sa mga yamang dagat. Bago ang pagsisid sa ilalim ng Marianas Trench, inihayag ni Nicole sa social media ang kanyang mensahe na habang nakatitig siya sa karagatan, hindi siya makapaniwala na ang ating mga ninuno ay tumawid sa malawak na karagatan gamit ang kailang maliit na kanu. Ang tanging mga bituin, buwan, daloy ng alon at mga ulap ang tanging gabay nila. Magkakasama silang naglalakbay at nagawa nilang makabalik at makauwi sa kanilang mga tahanan. Kaya nandito tayo ngayon at ipagmalaki ng ating mga ninuno. Huwag po nating kalimutan na i-like ang video na ito at ang mga susunod na video at suportahan natin ang Art of Life Channel. Ang dokumentaryo, misteryo, ito ang tunay na katotohanan. Maraming salamat po.